ng itim. Pero bagay rin kaya ang kulay na to sa pagkain? Alamin po ang mga tsibog na maski pang horror ang itsura, panalo pa rin sa panlasa. Pagkatataputan ang usapan, hindi riyan mawawala ang imahen ng mangkukulam. Matagal ng kwento-kwento, ang madalas daw nilang pagluluto ng mahiwagang potion sa mahiwaga rin nilang kawali. Gumagawa raw sila ng magic spell para sa kanilang mga biktima. Pero hindi mga potion ang bibida ngayon. Kasama si Chef Nino Logarta, makikipagsabayan tayo sa mga mangkukulam pagdating sa lutuan. Pero hindi mga magic spell ang ating matututunan, kundi mga putaheng nakakatakot man ang itsura, puno naman ng sarap at sustansya. Ika nga nila, black is in pag Halloween. Kaya kung hindi niyo pa nakakasanayan kumain ng dugo ng baboy, o hindi niyo pa ito natitikman, tamang-tama ang mga mura at kakaibang recipes na ituturo namin sa inyo ngayon. Iba naman daw ang hilig gawin ng dalawang nanay na makakasama rin ni Chef. Sila raw ay eksperto rin pagdating sa madugong usapan. Sa dugo at sa laman, siguradong kayo ay matatakam. Makumbinsi kaya nila ang mga kapuso nating hindi mahihilig kumain ng dugo ng baboy na subukan ang mga putahe nila? So para sa pinakaunang recipe na gagawin natin, gagawa ako ng blood sausage. Hango ito sa isang recipe mula sa Europa. Bukod sa dugo, maghanda rin ng taba, laman, bituka at atay ng baboy. Kanin, bawang, onion powder, paminta at paprika. So ang unang-unang gagawin natin ay lalagyan natin ng suka ang ating dugo para hindi siya mamuo. Sa isang bowl, pagsamasamahin ang tinadtad na laman, atay at taba ng baboy. Ilagay ang bawang at ang onion powder. Ayoko gumamit ng fresh na onion or sariwang onion dahil matubig masyado yung sibuyas pag hinalo natin siya dito. Pero yung garlic, konti lang yung tubig niya, kaya okay lang, medyo fresh siya. Isunod ang mga pampalasang paminta at paprika. Paprika, huwag kayong matakot sa paprika. Nandiyan lang sa ano, kahit anong grocery may paprika. Ito rin yung usually ginagamit nila sa mga lukban longganisa, naglalagay rin sila nito. Haluan din ito ng asin na hindi lang pampasarap, mainam din itong pampreserve ng sausage. And now, lalagyan na natin siya ng kanin. Ang kanin ang magsisilbing binder o tutulong sa pagbibigay hugis sa ating sausage. So ngayon, pwede na natin ihalo ang dugo. Haluin lang ng maigi at pwede nang iporma ang sausage gamit ang sariwang bituka ng baboy bilang balat. Pwedeng gamitin ang ibabaw na bahagi ng plastic bottle bilang imbudo para sa ating mixture. At kapag happy na kayo sa haba at dami ng sausage, talian ng sinulid ang mga magkabilang dulo nito. So after natin siya magawa, pwede na natin siya lutuin doon sa parehong pinaglagaan natin ng baboy kanina. Ilaga ang sausage para dahan-dahan itong maluto at para tumigas ang dugo. So after 15 to 20 minutes natin siyang nilalaga, ito na yung kalalabasan niya. It's ready to eat. Gaya rin ng longganisa, pwede itong isabit para patuyuin o pausugan. Bukod sa walang masasayang na parte sa kinatay na baboy, good news din na mapagsasaluhan ng tatlong tao ang blood sausage sa halagang 75 pesos lang. Etong si Nanay Carolina, ibibida naman ang paborito niyang recipe mula sa dugo ng baboy. Para sa inyo, tamang-tama ang recipe ituturo ko sa inyo, ang spaghetti con dinuguan, di ba, Chef? Wow! Kakaiba na naman yan. Ihanda na ang dugo at laman ng baboy, suka, dahon ng laurel, bawang at sibuyas, sili, patis, asukal, paminta, asin at spaghetti noodles. Pagkagisa ng bawang at sibuyas, idagdag ang karne at atay ng baboy. Depende na sa inyo kung gano'n ka natin baboy. Amoy pa lang masarap na, Chef. Ibang klaseng dinuguan to, medyo chunky, ha? Paminta. Isunod naman ang paminta at ang dahon ng laurel. Ilang pirasong laurel lang. Oo, pampalasa lang naman yan. Aromatic yung tawag dyan sa mga yung paminta at saka ba? Laurel. Pampatawag ng nakakapagtabango. Yan. Okay. Yan po, season na natin siya. At para lalong maging malasa, haluan ng patis at suka. Yan.
Ayun. Sarap na, Chef. Ayun, bango na. Bango na, Chef. Kumakain. Ito pa lang, pwede ko na kainin yan eh. Para siyang ano, parang sisig. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating dinuguan sauce kung wala ang dugo ng baboy. Lutuin ang baboy hanggang sa lumambot ito at bahagyang manuyo ang sabaw. Kung type nyo ang anghang, dagdagan po ng sili. At matapos ang ilang minuto, ihalo na ito sa nilutong spaghetti noodles. Subukan nga natin yan. Kala ko dati sa ano, kanin lang ito eh. Puto, pwede rin. Pandesal, pwede. Ang madugong spaghetti, pinasusustansya ng dugo at atay na mayaman sa iron at protina. Siguradong kapapanabikan ito ng 4 na tao sa halagang 85 pesos lang. Last but not the least, ang nagsasabing pwede rin ang dugo sa panghimagas. Eto na, si Nanay Rose. Okay, so Mami Rose, third recipe na natin. Ano naman ituturo mo sa amin ngayon? Nakakaibang recipe. At syempre, para kumpleto tayo, Chef, magluluto tayo ng blood chocolate. Blood chocolate. Ngayon lang ako nakarinig niyan. Maglabas ng gatas, tableya o chocolate powder, asukal, orange at syempre, dugo ng baboy. Sa isang mainit na kawali, ibuhos ang gatas at ang dugo ng baboy. Haluin lang ng mabuti. Pag nag-simmer ng kawali. Ah, hindi kailangan pakuloyin. Oo, ng mabuti. Hindi natin siya papakuloyin kasi oo nga, tama yung gatas tsaka yung dugo. Mabilis siyang mag-ano, mamuo. Mamuo. Pag masyado kong pinapakuloan. Ihalo ang chocolate powder o tableya. Pag natunaw na ito, idagdag ang asukal. At para matanggal ang lansa ng dugo at bigyang karagdagang lasa ang ating inumin, idagdag ang zest o ang ibabaw na bahagi ng balat ng orange. Haluin ng maigi ang ating blood chocolate at ready na ito! Ito na ang blood chocolate, Chef. Ito, tikman nyo. Kala ko ba ikaw titigim? Siyempre masarap yan, Chef. Luto ko yan eh. Hindi siya maglalasang dugo. Pero alam ko, mahilig ako sa dinuguan. Pero hindi ko alam talaga pwede siyang gawin ganito. Dahil sa hinalong dugo ng baboy, lalo raw lulutang ang sarap ng chocolate na matitikman sa halagang 45 pesos lang. Ayan na, kompleto ng ating mga dishes na gawa sa ating dugo ng baboy. Patikim na natin dun sa ating ano, pamilyang mukhang mahilig sa dugo. Tara na! Para sa mga may high blood, hinay-hinay lang ha, dahil mataas daw ang cholesterol content ng dugo ng baboy. Pero tignan nyo naman, maitatanggi bang katakam-takam pa rin ang ating mga pagkain pang Halloween? Binig siya, hindi na kailangan ng kanin kasi masa pasta na siya lahat. Ang sarap niya, ano, ang tamis. Hindi mo maiisip na may dugo siya kasi lasang-lasang chocolate. Masarap. Yung sausage. Ang Black Attack Recipes, asado. Walang dudang mas magiging masaya ang Halloween kung sasamahan ng masasarap na pagkain.